Sa nakalipas na bido ay ating natalakay ang isang batong marka na hugis pyramid at hindi ko gaano naipaliwanag ng husto kung paano ito basahin. Kaya sa bidong ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga pyramid na markang ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Pagdating sa mga pyramid na marka, ang mga karaniwang bagay na ginamit ng mga sundalong Hapon ay mga bato. Ito ay mga batong may kakaibang hugis na pyramid tulad ng larawan na ating nakikita dito. Ang isang pyramid na marka ay karaniwang may apat na mga bahagi. Pero meron na rin mga pyramid na marka kung saan ay meron lamang itong tatlong mga bahagi. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Ang kahulugan ng isang pyramid na marka ay treasure deposit is on one side of the division. Ibig sabihin ay nasa isang bahagi ng pyramid na marka ang depositong ating hinahanap. Kung ang ating natagpuang pyramid na marka ay may apat na mga bahagi, ito ay nakahati sa apat na mga dibisyon. Kung ang ating natagpuang pyramid na marka naman ay may tatlong mga bahagi, ito naman ay nakahati sa tatlong mga dibisyon. Dito sa pyramid na markang nakahati sa apat na mga dibisyon, isa sa mga dibisyon na ito ang kinalalagyan ng nakabaong deposito na ating hinahanap. Ganun din sa pyramid na markang nakahati sa tatlong mga dibisyon. Kaya ang tanong ay paano natin matutukoy kung alin sa mga dibisyon na ito ang tamang kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. Ang karaniwang ginawa ng mga sundalong Hapon ay meron silang inukit na simbolo sa bahagi ng batong hugis pyramid na marka bilang palatandaan sa tamang dibisyon na kinalalagyan ng deposito. Sa ating aktwal na larawan ng batong ito na hugis pyramid, mapapansin natin na ang isang bahagi nito ay meron itong malaking bilog na butas. Ang malaking bilog na butas na ito ay ang palatandaan sa tamang dibisyon kung saan nakabaon ang depositong ating hinahanap. Base sa aking isang aktual na karanasan, ang batong hugis pyramid na aming natagpuan ay meron itong isang nakaukit na mahaba at nakapahalang na linya. Ito ay nakaukit sa isang bahagi nito tulad ng ating nakikita sa ilustrasyon na ito. Kaya ang deposito ay nakabaon sa bahaging ito ng batong hugis pyramid. Kung minsan, ang deposito ay nakabaon sa lugar na medyo malayo sa kinalalagyan ng batong marka na hugis pyramid. Matutukoy natin ang distansya na ito sa pamamagitan ng mga karagdagang marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Maaaring ang markang ito ay inukit ng mga sundalong Hapon dito mismo sa batong hugis pyramid. O maaari na rin na inukit ito ng mga sundalong Hapon sa mga katabi nitong mga bagay. Kung sadyang wala talaga tayong makitang marka sa markang batong hugis pyramid o sa paligid nito na nagpapahiwatig ng distansya, ibig sabihin ay nasa isang gilid lamang ng batong hugis pyramid ang nakabaong deposito na ating hinahanap. Meron akong nabasang isang komento kung saan ay meron siyang natagpuan na isang batong hugis pyramid. Pero ang pagkakaiba nito ay kalahati lamang ito
tulad ng ating nakikita sa ilustrasyon na ito. Ang dahilan kung bakit putol o kalahati lamang ang katawan nito ay dahil sa nagpapahiwatig ito na ang deposito ay direktang nakabaon sa ilalim nito. Kung minsan ang mga putol o kalahating pyramid na marka ay nilagyan ito ng mga sundalong apon ng butas sa ibabaw nito, tulad ng ating nakikita sa ilustrasyon na ito. At kapag ganitong pyramid na marka ang iyong natagpuan, ibig sabihin ay direktang nakabaon sa ilalim nito ang mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa bidyong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Kelmar Virgoli na taga Cebu. Shoutout kay ka-TH na si Jim Morris na taga Cagayan ni Samis Oriental. Shoutout kay ka-TH na si Benjamin Raga. Shoutout kay ka-TH na si Zakaria MK na taga Mindanao. Shoutout kay ka-TH na si Gerald Baylor na taga Zamboanga del Sur. At hanggang dito na lamang tayo sa bidyong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.